Balot! Yung ituturo ko nasa blackboard natin. Hindi naman siya blackboard eh, green board. Suportahan niyo yung patreon.com/emilinotmaestro. Ito na. Gagawa na tayo nito. Katulad ng pangako ko, tatapusin ko yung first, second, third quarters ng iba't ibang klase ng taxpayer. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung first quarter ng 1702 ng isang taxpayer o individual na exempted sa income tax, ha? Specifically yung part 5. Yung dapat bago kayo nagpunta rito sa ganitong area na ganitong segment ay na panood niyo na po yung BIR Form 1701Q permanent file part 1 at saka part 2. Ito kasi ang tinatawag na current file. Current because applicable lang siya sa scenario mula January 1 hanggang March 31. Kaya current. Okay, ang tawag dito, ulitin ko, current file. Okay, yan ang topic natin. O kunin nyo na po yung inyong mga 1702 at mag-i-start na tayo. Okay? Kailangan mag-participate kayo. Kung gusto nyong matuto at hindi na kayo magbayad ng professional fee ng mga corrupt, incompetent na CPAs, bookkeepers, at mga consultant, manood lang ho kayo ng video ko ha sa patreon.com/emilinotmaestro. So, nasa page 2. Bago tayo magpunta sa page 2 pala. Sa page 1, mapapansin nyo dyan mga katax, kukuha ho ako ng ballpen. Mapapansin nyo ang daming kulay ng ballpen ko. Ang sabi ng batas, ang gagamitin nyo ay black. Ayan ang black. So, pipindutin ko yung black at magsusulat tayo. Mapapansin nyo dito sa bandang unang-unahan. Yan. Pagkatapos ng 1702, may nakasulat, number 1. Ayan, yan muna dito. Number 1. Sir, anong susulat ko sa number 1? O, eto. Number 1, year. O, di sulat natin, year. 2018. Ayan, nakita nyo. Number 1 is 2018. Sir, pwede ba namin itong gamitin sa 2017? Hinayo pa ka, hindi po pwede. Kasi kung maliwanag dyan, ito ay ginawa noong January 2018. So, umpisa ito ng January 1, 2018. Sorry ha. Number 2. Okay, number quarter. So, since first quarter tayo, ang sabi ng batas, X daw eh. So, e-X mo yung number 2. First quarter. Ayun, nakita nyo yun? So, number 2, X. Eh, sir, number 3. Ano ilalagay natin sa number 3? Ayan. Amended return. Of course, hindi naman to amended return. X mo yung no. Okay. Yung number 4, nakita yung number 4. Ito. Number of attached. Ano? Sheets attached. Okay. Kung walang naka-attach na sheet, katulad dito, walang naka-attach na sheet, lalagay natin 0. Ayan, 0. Makita nyo yan? Dalawang 0. Ayan, sa number 4. Okay? So, tapos na yung first page. Yun yung gagawin nyo pag gumagawa kayo nito. Okay? Next po ay pupunta kayo sa second page. Next. Clear ko lang kasi ang daming nagtatanong paano ginagamit yung number 4. Pag walang naka-attach at puro 1702 lang to, ilalagay nyo 00. Ngayon, kapag meron kayong i-attach na, for example, dalawang dokumento, ha, dalawang attachment. For example, isa, dalawa. Pag in-attach nyo to dito, isusulat nyo 2. Huwag nyong bibilangin
yung 1701 kasi hindi siya attachment. Siya yung sa kanya inattach. So ang tinatanong, ano yung inattach? Ilan yung inattach? Since dalawa yung inattach mo, ilalagay mo 2. Okay? Now, pupunta tayo sa di pa pala tayo pwedeng pumunta sa number 2. Pupunta tayo, pinapipili ka kung ano kang type ng taxpayer. Nakikita nyo ba yung number 8. Ayan. So, ang exempted, sir eh. Exempted. Wala ho exempted dito sa number 8. Ano ho yung i-cross out ko? Okay. Ito ay work around. Kasi yung gumawa nitong ang pangalan nito, 1701Q, hindi niya ni-recognize o isinama yung mga taong exempted. Eh, kailangan ding mag-file ng 1701Q yung mga tao o individual na exempted. So, i-work around natin. Eh, kisan mo ngayon itong nakita nyo, business income graduated IT rates. Okay? Ang rate na gagamitin natin, 0. Then, meron pa kayong gagawin sa number 16. Mm-hmm. Eh, kisan mo rin dito yung yon, nakita nyo? Number 16, eh, nakisan ko yon. Yung mga taong exempted, yun yung barangay micro business enterprise, ha? Mga BMBE. Nakalimutan ko sabihin. Ito yung mga BMBE. BMBE. Registered. DTI registered. Ayan. Now, para tayo makasiguro na naiintindihan kanila, ha? Ilagay mo rito sa bandang itaas, BMBE registered. Ayon. Mapapansin nyo, all capitals ang ginamit ko. Kasi yun ang requirement. Isusulat nyo, all caps. So, all caps. Para kasi hindi maintindihan yung pirma ninyong dikit-dikit, kailangan naka all caps. After map, fill up nyo na yung 1, 2, 3, 4, number 8, and number 16. Pupunta tayo. 1, 2, 3, sulat ko nga. Para hindi ka. 1, 2, 3, 4, 8, and 16. Yan yung mga number na pipil upan ninyo. Katulad sa explanation ko. Pupunta na ngayon tayo sa, oops, alin dyan? Schedule 1. Okay. Sa Schedule 1 na tayo. Buburahin ko muna para hindi ito nakakagulo. Schedule 1. Ang Schedule 1, mag-uumpisa sa number 36. Ayan. Sir, ano yung susulat ko sa number 36? Okay. Yan ito po pagsusulat. Makapansin nyo rito, ang nakasulat dyan, huwag nyo daw isulat yung decimal places. Ayun, yung ang centavos. Ayan, may rule. May rule dito. Sabi sa rule, pag 41.49 yung nakasulat, yung nasa libro nyo, ang susulat nyo lang 1. Tanggalin nyo na yung 49. Pag nakasulat ay 150, imbis na 1 lang susulat nyo, magiging 2. So, madadagdagan yung babayaran nyo na 50 centimos. So, basta below 49 piso, 0.49 and below, piso, 50, and above, 2 piso. Nagdadagdag kayo ng piso doon sa inyong babayaran. Yun yung rule. So, walang centavos na isusulat dito. Puro to piso. Sa number 36, for example, barangay micro business enterprise ka, kumita ka ng 600,000. O, di susulat natin sa number 36, 600,000. Okay?
sa asawa mo wala kang isusulat. So ang suggestion ko, isulat nyo lahat dyan ay zero. Para wala hong problema at the end. Hmm. Sa asawa nyo, puro zero. Yung kita nyo, 600,000. So yung na, yun yung nasa number 36. 600,000. Okay. Number 37. Eh, BMBE ho kayo. Hindi nyo kailangan tong ilagyan. Exempted nga kayo. Eh, dilagay mo lang zero. Ayan. Zero. Huwag nyo nalagyan. So, yung 36, dapat daw i-minus sa 37. So, may 38. Of course, 600 minus 0, edi 600. So, ilalagay natin dito sa ating 38 is 600. Ayun, no? Kuha nyo? Okay. Sabi dito, less total itemized deduction. Since yung sales nyo ay exempted sa income tax, work around ito eh. Ilalagay mo, ang allowable deduction mo ay yung buong sale. Kahit na mas mali, mas mababa yung, yung itemized deduction mo o yung expenses mo. 600,000. Okay. So, dun sa 39, 600,000. Pagkatapos, number 40, optional standard deduction, wala ka naman dyan, eh, dilagay mo zero. Number 41, o, i-add mo raw yung, ileles mo raw yung 38 doon sa 13, sa 39, o, di, lalabas mo, 600 minus 600 is zero. So, yung 41 mo, zero. 42, taxable income loss previous quarter. Eh, first quarter to eh. Eh, di ilalagay natin zero. Diba? 42, zero. Ayan, oh. Tapos, actually, net operating income specify, wala naman. Eh, di ilagay mo, zero. O, di 43, zero. Hmm. Sumusunod ba kayo? 43-0. Pagkatapos, sabi rito, amount received, wala ka namang partnership, hindi ka miyembro ng partnership. Zero. So, lalagay natin sa 44, zero. O, tinatanong, 45. Yung total daw ng 41, ha? Hanggang 44, pag-a-addin mo yung puro zero na yon. O di lalabas zero, inad mo sa mga zero, eh zero din. O di zero. So 45, zero. Ngayon yung 46, eh zero, multiply mo ng kung ano man yung amount na, na rate dyan. Zero multiply by any amount o any percentage is zero. Ayon. Zero. 40, ano yun? 46. Zero. O di tapos na natin yung part 4 ng exempt individual sa taxation for the first quarter. Ngayon, ang susunod na video rito, ha, lalagyan natin ng ano, ng value itong nasa harapan. Diba? Bago natin lagyan ng value yan, kailangan muna nating magsusulat dito. Lahat ng ito, o makinig kayong lahat ha, yung lahat ng nasa schedule 2, isusulat nyo ay puro zero. Kasi wala nang irrelevant yan sa'yo eh. Hmm. Ayan. So lahat ng nasa schedule 2, isusulat nyo zero. BMBE kayo ha, Barangay Micro Business Enterprise. Ngayon, yung schedule 3, sir, ano isusulat namin? Eh, zero lahat. Pati sa asawa mo, zero. O, di zero.
Ayun. Puro zero. Kasi hindi naman yan related sa inyo. Schedule 3. So, Schedule 3, zero. Schedule 4, number 63. Ah, sabi rito, tax payable. Di wala. Puro zero yan eh. Di zero. Sabi rito, sum of 55 to 61. 55 to 61. Puro zero nga naman ng 55 tsaka 61. Pag inad mo sila lahat ng zero, di zero din. Ayun, sinulat na natin sa number 63. Number 63. Ngayon, pagdating dito, schedule 4, penalties. Wala ka naman babayad na penalty kasi nag-file ka on time. Magpa-file ka on time. Di lalagay mo zero. Pati sa asawa mo, zero. Ayun, ay sulat na natin lahat, zero. Ngayon, total amount payable. O dito, total mo daw yung 64 at to 66. O di zero din yon, 68. Sum of 63 and 67, ito raw 63, i-add mo sa 67, 0 plus 0, di 0 din. Di tapos na natin yung page 2 ng inyong 1701Q para sa exempt. Pupunta ngayon kayo dito sa page 1. Part 3. Ayan. Part 3 tayo ngayon. So, ang tanong sa tax due, number 26. Wala nga tax due. Yung tax due daw ay galing sa number 46. 46 mo, bossing. Yung tax due daw ay galing sa 46. Yung 46 mo, 0 eh. So, ilalagay mo dyan, 0. At mali. Ang nailagay ko ay kulay orange. Ayan, orange. So, babalikan ko, gagawin kong black. Tapos yung sa asawa nyo, isiro nyo na lahat para hindi ho kayo, wala ho kayo makalimutan. Yung asawa nyo, isiro nyo na lahat. So, yun daw po ay galing sa 46. Less tax credit na nakasulat daw ho sa item 62. Yung item 62 po ninyo, kung makikita nyo dyan, 0. O, di-ring down nyo lang yung 0 dito. Ngayon, ileles yung number 26 at saka yung 0, ileles nyo yung 0 minus 0, di magiging 0. Ayan po. Yung number 26 minus number 27, 0 minus 0, 0. Ayan. Sulat ko na nga rito. 0, 27, is 0. I-minus. Inilagay yung difference sa 28. Di 0 din. Okay. Number 29. Ang sabi, add total penalties. Dito po, wala kayong penalty. Nakita nyo yung schedule 4. Wala kayong penalty, 0. Kaya ilalagay natin dito ay 0. Yun. 29. 0. Ayun. And then, yung pong total payable, o na total payable, is yung 28 plus 29, total payable daw yun. 0 plus 0, di 0 ulit. Ayan. So, dito, pagdating dito, sa number 31, ilagay mo, hindi zero, NA. Ayan. NA po is not applicable kasi hindi ho kayo joint filing. O, tatapusin ko lang to, ha. Number 30, zero. Number 31, not applicable. Ayan. So, yung first quarter para ho sa exempt individual na nakarehistro as BMBE, natapos na ho natin. Oh, huwag niyo kalimutan yung susunod na video rito. Exempt pa rin tayo pero sa second quarter na yung mga nakaregistered sa BMBE. Kailangan din ho niyong mag-file nito.